Hello everyone, welcome to my channel. At salamat po sa panonood ng aking mga video. Ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo ang mga nagbloom na strap leaf banda ko. Ito po siya. Ang kulay niya ay two-tone na pink at saka purple. Ang pangalan po niya ay ito, Kasim Boncho by Tabisoksa. Ang mga strap leaf banda na ito ay mga galing po sa Thailand. At ito po yung pangalawa na nag-bloom din po. Ito palaging nag-bloom. Ika-ikatlo na siyang nag-bloom sa akin. Pero iwan ko bakit nag-yellow ito. Siguro dahil wala siyang magandang root system. Nagsisimula pa lang siyang mag-create ulit ng kanyang roots. Ayan po siya. Parang may pagka-orange-orange. Okay, ang pangalan po niya ay Srimahapu Star number 781. Ayan siya. Ito naman, pangatlo. Ito naman ang pangatlo, parang may pagka-orange din siya pero mas maliit yung mga dots niya kaysa sa isa. Ayan. Saka may anak siya na isa. Pag magkaugat na yung anak niya, pwede nang ihiwalay. Oh, parang may anak na nga siya, oh. Parang pwede nang ihiwalay. Pwede nang guntingin na lang. So ito siya, ang pangalan po naman niya ay siya si Beach Heartthrob by Napurn Gold 77. Lahat po ito galing sa Thailand. Ito naman po yung pang-apat. Sumisibol pa lang yung kwan niya, yung spike niya. So mga 2 weeks or 3 weeks magbubuka na rin po yung bulaklak niya. At ang pangalan po niya ay si Barot Leopard number 26. Ito palagi ring nag-bloom. Ayan po. Ayan mga pinanggalingan niya. Masipag itong mag-bloom. Itong Barot Leopard. Ang mga strap leaf banda sa nagaling sa Thailand ay magaganda kasi flower sila ng flower. Kasi yung pag-hybrid nila, hina-hybrid po nila yung mga, like for example, yung mga strap banda na nag-bloom ng December, iha-hybrid nila sa nagbubulaklak ng June. So pag nagawa na yung hybrid na yon, next time i-hybrid naman nila yung nagbubulaklak sa September. Saka yung isa sa kwan naman, sa like January. Hanggang ma-full nila yung hybridization
for the whole year or for kung ilang seasons. Kaya ang mga banda na galing sa Thailand ay maganda kasi mag-bloom po sila anytime. Hindi po sila maghihintay ng season nila kasi yung pagbreeding nila ay naihalo na sa mga iba-ibang season ng pag-bloom ng mga banda. Kaya maganda pag galing sa Thailand. Ito po siya, ito po sila. Punta tayo sa kuan greenhouse para ipakita ko yung greenhouse na pinagkukuhanan ko nitong mga banda. Kasi yung mga banda na namumulaklak, saka ko lang po sila ilalabas pag may bulaklak sila. Pag wala po silang bulaklak, wala naman po silang maipapakita, kaya nandun lang po sila sa greenhouse. So, itong mga apat na ito na nagbulaklak, ngayon lang sila lumabas dito sa garden. Yan po sila. So, tayo na sa greenhouse at ipakita ko yung mga banda doon. So, dito po tayo sa greenhouse. Ito po yung mga banda ko na kwan. Walang bulaklak, kaya nandito lang sila. Yan po sila. Ang mga ito, mga waling-waling sila. At ito naman, Laurentia iridis. Ito mga galing sa Thailand. Ito, nagbulaklak noon. Tapos, brinid ko. Nagpolinize ako. At nagkabunga naman. Ito naman yung malaki kong banda na una. Hanggang ngayon buhay pa pero parang malapit nang mamatay. Ang mga ito naman po ay mga waling-waling na seedlings na maliliit. Yan po sila. At ito po naman ay mga seedlings ng mga waling-waling. Ganyan po sila. Pinapalaki ko lang po dito sa greenhouse. Okay, yan lang po ngayong araw at salamat po sa panonood ng aking mga video. Sana po ay nagustuhan ninyo. At pag hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe para mapanood pa ninyo yung mga upcoming kong videos. Salamat po. Bye-bye.